If someone really loves you, no matter how many people they meet, their feelings for you wouldn't change. A real lover can't be stolen. Magandang buhay, mga kaibigan! Muli po nating tunghayan ang 7th bahagi ng ating kwento na may pamagat na My Only Love. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganon din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating pang uploads. Nainis si Melissa sa inasal ni Josh ng gabing iyon, kaya hindi na niya sinasagot ang mga tawag at text nito. Abala ang kanyang isipan tungkol sa naging pagkikita nila ni Ivan. Sino kaya ang babaeng kasama niya sa pagkain ng gabing iyon? Siya na kaya ang bago nitong girlfriend? Ito ang mga tanong na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang hapon ay pinatawag siya ng kanyang daddy Philip sa opisina nito. Iha, baon na sa utang si Carlo Mondragon at kailangan na nating ilitin ang La Teresita Hotel and Restaurant nila. At ikaw ang gusto kong gumawa nito. Wika ng daddy Philip niya sa kanya. Pero daddy, baka naman po magagawan pa nila ng paraan na babayadan ang pagkakautang nila. Sagot niya dito. Ayaw mo ba? Si Ivan na naman ba ang dahilan? Tanong ito sa kanya. Listen Melissa, ginagawa ko ang ganito sa lahat ng nagkakautang sa akin. Pinadalhan ko na siya ng notice pero wala namang response until now. So I have no choice but to forfeit the property. Dagdag pang sabi nito sa kanya. Hindi po ba natin sila bibigyan ng palugit? Tanong niya sa kanyang daddy. Hindi ako lending company. Madali kong ibinigay ang pera sa kanya, kaya dapat lang na mabawi ko iyon. Bakit Melissa? Hindi mo ba kayang gawin dahil pagmamay-ari iyon ng mga Mondragon? Tanong pang muli ng daddy Philip niya. Hindi naman po sa ganoon daddy. Kahit po siguro karino iyon ay ganito pa rin po ang magiging reaction ko dahil naaawa ako sa may-ari ng properties na alam kong pinaghirapan nila. Nalimutan mo na ba ang itinuro ko sa'yo na sa negosyo ay dapat na ihiwalay mo ang puso kung gusto mong magtagumpay? Isa pa, pinakinabangan nila ang pera ko at nagbigay sila ng katibayan ng collateral kaya alam nila ang magiging consequence ng kanilang ginawa kapag hindi sila nakabayad sa tinakdang panahon. Hindi ko naman pinulot ang perang ipinahiram ko sa kanila. Para din naman sa iyo iyon dahil ikaw ang magmamana ng lahat ng mga pinaghirapan ko. Paliwanag sa kanya ng kanyang daddy Philip. By the way Melissa, nakalimutan mo na ba ang ginawa sa inyong mag-ina ni Carlo Mondragon? Do you still have a heart for them dahil mahal mo pa rin si Ivan? Galit itong tanong sa kanya. No daddy, I still hate Carlo Mondragon. But you still love his son, don't you? Tanong muli nito kay Melissa. Umiling ang dalaga. Hindi na po daddy, naaawa lang po ako sa kanila. Ang sagot muli niya dito. Then, do it Melissa. Kunin mo ang La Teresita Hotel and Restaurant. Iyan ang first task ko sa'yo. Kapag hindi mo nagawa, ibig sabihin ay hindi ka karapat dapat na maging successor ko. Pinal na wika nito sa kanya. Matapos ang naging pag-uusap nila ng kanyang daddy, ay kaagad niyang hinanap ang tirahan ni Ivan upang makausap ito. Nang malaman ang kondominium na tinitirahan nito, ay kaagad siyang nagtungo dito. Malakas ang kaba ng dibdib niya habang naglalakad sa hallway patungo sa unit nito. Nang nasa harap na ng pinto, ay huminga siya ng malalim bago nag-doorbell. Melissa? Nasurpresang bati sa kanya ni Ivan. What are you doing here? Ang tanong pa rin ito na hindi makapaniwala na ang dalaga ang mapagbubuksan ng kaniyang pintuan. I need to talk to you, sagot niya sa binata. Come in, paano mo nalaman ang... Tumawag ako sa La Teresita, putol niya sa tanong ni Ivan. Melissa, naunahan mo lang ako pero gusto rin kitang makita at makausap. Sabi pa ni Ivan. No, I came here for business. Hindi ako nagpunta rito para makipagkumustahan. Formal na sabi niya sa binata. Natigilan naman si Ivan. Okay, what is it?
Tanong nito. Alam mo bang nalululong sa sugal ang daddy mo at kung gaano nakalaki ang nautang niya sa financer ng kasino? Yes, tila nanghihinang sagot nito sa talaga. He's one of the biggest gambler in town at napakalaki na nung naging utang niya dahil doon. Wika pa ni Melissa. Nanlalambot namang napaupo si Ivan. Pinagsabihan ko na siya tungkol sa pagsusugal pero hindi pa rin siya nakikinig. Pati ibang negosyo ng pamilya, pinapabayaan na rin niya. Alam mo ba na isinanla ng daddy mo ang lottery sita? It's been a year now pero wala pa rin siyang ginagawang aksyon para mabayadan ang perang inutang niya. Tira lalong nanlumo si Ivan. Bakit nga pala ikaw ang kailangang maghatid ng balita? Nagtatakang tanong nito sa dalaga. Ako ang napag-utusan because I happen to be the stepdaughter of the casino financier whom your dad owes a lot. Sagot niya dito. And I regret to tell you na lumampas na ang palugit na binigay ng stepfather ko. Sagot niya kay Ivan. What do you mean? Tanong ni Ivan. Kailangan na naming kunin ang lottery sita. I'm sorry, Ivan. Ang wika niya sa binata. Nagdilim naman ang anyo ni Ivan. Bakit kailangan mangyari ang ganito? Nalulugi na rin ang minahan. Halos wala nang pumapasok na income. Right now ay naghahanap ako ng paraan para maisalba ko ito. Hindi ko akalaing magkakaganito. Maayos ang lahat noon. Siguro, parusa ito sa kalupitan ng pamilya ko noon sa inyong mag-ina. Kung kukunin mo ang lottery sita, ay wala nang matitira sa amin. Malungkot na sabi ni Ivan. I'm sorry, nasabi na lamang ni Melissa sa binata. Kahit nakakahiya, ay nais ko sanang makiusap sa inyo, Melissa. Baka pwedeng pagbigyan niyo pa ako kahit konting panahon. Please, Melissa, pakiusap ni Ivan sa dalaga. Nahihirapan man magdesisyon, ay hindi naman niya mapahindian si Ivan. Don't worry, kakausapin ko si Daddy, sagot niya dito. Nagulat pa si Melissa nang biglang hawakan nito ang dalawang kamay niya. I miss you so much, Melissa, biglang sabi nito. Kung saan-saan kita hinanap noon, tila nahihirapang wika ni Ivan. Binawi niya ang kaniyang mga kamay. Lumayo kami ni inay dahil masyado siyang nasaktan sa ginawa ng daddy mo at ng iyong lola. I have to go, pag-iwas niya kay Ivan. Pagdating sa kanilang tahanan ay kaagad niyang kinausap ang kaniyang daddy Philip at sinabi rito ang hinihinging palugit ni Ivan. No, Melissa, ganito ang patakaran ko sa lahat. Business is business, sagot nito sa kanya. Pero daddy, iba ang panggigipit ninyo kay Carlo Mondragon. Dahil ba kay inay? Tanong pa niya rito. Kinasusuklaman ko siya dahil sa kanya ay hindi ako lubusang minamahal ng inay mo. Hindi man niya sinasabi sa akin pero nararamdaman ko. Wika pa ng daddy Philip niya. Do as I say, Melissa. Dagdag pa nito. Hindi nila alam na nakikinig pala ang kaniyang inay sa kanilang pinag-uusapan. Nakangiting lumapit ito sa kanilang dalawa, masuyong tumingin sa kanyang asawa. Philip, hindi totoo ang sinasabi mo. Minahal ko si Carlo noon, pero nakaraan na iyon. Kinalimutan ko na rin ang galit ko sa kanya dahil kung hindi nangyari iyon, ay hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na makilala ka. Maswerte ako dahil nakatagpo ako ng lalaking tunay na magmamahal sa akin. At ikaw yun, Philip, ang sabi nito sa asawa. Inaasahan ni Melissa na sa naging pag-uusap nila ay mapagbibigyan na nito ang pabor na hinihingi ni Ivan dito. Nakatanggap naman siya ng tawag mula kay Ivan at nais nitong makipagkita sa kanya. Pagdating sa restaurant na tagpuan nila ay kaagad na sinalubong siya nito. Nakatitig lamang ito sa kanya. Ano ka ba, Ivan? Tititigan mo lang ba ako? Wika niya dito. Masyado ko lang na-miss ang maganda mong mukha, nakangiting sabi ni Ivan. Nakokonsyus siya sa mga titig nito sa kanya dahil parang napakaraming alaala ang inihahatid niyon. Masasakit at masasayang alaala.
Hindi niya gustong iwasan ang mga titig nito, ngunit alam niyang sintunado ang magpakaromantiko ng mga sandaling iyon. They had to talk business. At naisip niya na kaya marahil siya tinawagan ni Ivan ay dahil may kailangan ito sa kanya at hindi dahil gusto siya nitong makita. Muli niyang naalaala ang babaeng kasama nito sa hotel na kinaina nila ni Josh noon. Tungkol ba sa problema ng daddy mo? Formal na tanong niya rito. Nagulat pa siya nang gagapin nito ang mga kamay niyang nasa ibabaw ng lamesa. Nang tingnan niya ito ay nakatitig pa rin ito sa kanya. Gusto niyang bawiin ang mga kamay ngunit hindi naman iyon ang ibinubulong ng puso niya. Hindi niya akalaing ang ganong gesture nito ay magbabalik sa kanya ang bahagi ng kaniyang unang pag-ibig. The sweet memories of her first love, first letter, first kiss, first date. Lahat iyon ay nag-flashback sa kanya. Nararamdaman niyang napakaraming gustong sabihin ng binata sa kanya. Ito na ba ang tamang pagkakataon upang muli silang magkaunawaan na dalawa at maipagpatuloy ang naunsyami nilang pagmamahalan? Sundan po natin sa huling bahagi ng ating kwento sa 8th kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay at panonood.